Mga idol, bago pa man nga po harapin ng Sacramento Kings ang Golden State Warriors sa first round ng Western Conference Playoffs, nakabuo na nga dito ng game plan ng kanilang head coach na si Coach Mike Brown para manalo. Yan naman ang ating unang pag-uusapan. Nasasamahan ko na rin ang balitang pumalag na nga po sa reklamo si Ja Morant. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang pambato ng Lakers kontra sa Memphis Grizzlies at ang naging pangako ng kanilang Big 3 para sa kanilang ng mga fans. Kaya mga idol, tara! Umpisahan na natin to! Mga idol, ang video nga pong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet kung saan dito nga po ay pwede kayong tumaya sa mga pinakamainit, exciting at pinakainaabangang laban sa NBA gaya na lamang ng Lakers, Milwaukee Bucks at Warriors. Easy lang mag-register, pindutin lang nga po ang link na nasa comment section at huwag kalimutang ilagay ang ating promo code para makakuha kayo up to 7,000 pesos na bonus sa inyong first deposit. Pwede rin nga po niyong gamitin ang inyong GCash account para makapag-deposit at makapag-cash out. Kaya mga idol, tara, mag-register na. Napag-usapan pala nga po natin mga idol, kahit man nga po nasa Sacramento Kings ang home court advantage sa kanilang serye kontra sa Golden State Warriors, sila pa rin naman ang dehado dito sa pagkakaroon nila ng mga batang players na wala pang experience sa playoffs. Pero hindi rin naman nga dapat maliitin ngayon ang Sacramento Kings, lalo pat nariyan pa rin naman sa kanila si Coach Mike Brown na siyang makakakuha ng Coach of the Year Award. Bale, alam na nga po nito ang galawan ng Warriors dahil nakapagtrabaho nga siya dito bilang assistant coach ng mga nagdaang taon. Kaya siguradong makakagawa nga ito ng paraan para pahintuin ang ating defending champions. At isa nga po sa mga sinasabing game plan ngayon na gagamitin ni Coach Mike Brown ay ang tuluyang pagpapahinto kay Stephen Curry. Yes mga idol, susubukan nga nito na huwag paiskurin ng marami si Curry sa pamamagitan ng paggamit niya ng box and one defense. Bukod nga po dyan, marami para naman nga itong pwedeng gamiting estratehiya at makikita natin sa kanilang magiging bakbakan. Habang dumiretso naman tayo sa ating pangalawang story ngayon, sa balitang pumalag na nga po si Ja Morant sa reklamo sa kanya. Pagkatapos nga po mga idol ng naging suspensyon ng NBA kay Ja Morant, meron na naman ngang isang lumabas na balita na tuluyan na nga daw pong nagre-reklamo ngayon ang kanyang sinuntok noon. Pero kung noon nga inamin niya ang kanyang kasalanan, well, ngayon naman pumalag nga siya dito matapos siyang magreklamo rin gayong hindi rin naman nga daw totoo ang mga pinagsasasabi nito gayong sinisiraan lamang nga daw siya. Bali, maliban nga po sa kagustuhan ni Ja Morant na malinis ang kanyang pangalan, sa publiko ginagawa rin naman nga niya ang lahat upang hindi mawala ang $39 million na bonus na makukuha niya ngayong season. Samantala, dumako naman tayo sa ating huling story dito sa pambato ng Lakers kontra sa Memphis Grizzlies at ang naging pangako ng kanilang Big 3 sa kanilang mga fans. Para nga po sa kaalaman ng lahat, sa unang pagkakataon mga idol sa buong karir ni LeBron James sa NBA, naging underdog o dehado nga siya sa kanilang first round series kontra sa Memphis Grizzlies. Kaya mas naging desidido ulit nga po ang mga players ng Lakers, lalong-lalo na ang kanilang Big 3 na ma-upset ang Grizzlies sa kanilang bakbakan. Napatunayan rin naman nga po ng kanilang team na kaya nilang gulatin ang mga fans at mga analyst matapos silang makaabot sa playoffs sa kabila ng kanilang malamyang simula. Kaya gagawin ulit nga nila ito sa kanilang magiging serye gamit ang kanilang pambato na si Austin Reeves. Yes mga idol, si Reeves nga po ang aasahang magbabantay at hihinto kay Ja Morant sa kanilang mga laro gayong siya lang naman nga po ang kanilang guard na merong mahigpit na depensa. Hindi rin naman nga po magagamit si D'Angelo Russell kay Ja Morant dahil medyo hindi nga ito ganun kahusay pagdating sa depensa, kaya si Austin Reeves na lamang nga po ang kanilang mapagkakatiwalaan. So yun lamang mga idol ang ating pinakabagong balita ngayon na ating pinagkwentuhan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Shoutout sa lahat ng Soli J-Zone TV na laging nanonood dyan. Thanks for watching mga idol.